way, galing pala ako sa Paya Mansion 2.0 pero hindi mo na ako nag-vlog doon. Binigyan na ako ni Aling Selly ng calendar. Na talagang napaka-importante daw talaga para sa comp shop niya. So, nandito pala kami ngayon sa isa pang comp shop ng Tier 1. So, dito talaga nandito yung mga players namin. Yan. Nandito yung ML team na blacklist, nandiyan yung PUBG M team na blacklisted. So, mga hindi nakakilala. Sila yung mga pinakamagaling mag-cellphone sa amin. Okay? So, dahil ang daming nagsasabi sa akin ng kamukha ko daw si Juni Boy sa internet, aangkinin ko na. So, Boy, meron akong kwento. Yeah! So, etong kwento ko na to, bale, merong tatlong bansa. Eh, kasi yun yung napapanood ko eh. Gagayin ko lang. Tatlong bansa? Oh, tatlong bansa. So, ang bansa, Pilipinas, Myanmar, at saka Indonesia. Pilipinas, Myanmar, Indonesia, gusto ko yan! Diba? Hindi kami nag-practice. Partida. So, yung kwento ko, simple lang, no? Ang nag-email pala sa akin ito sarili ko. What? By the way, walang nag-email na. Lagyan mo dito sa baba sarili ko. So, yung ano, yung Pilipinas, napunta sa MPL World Championship. Ayan. MPL World Championship. Familiar kayo, napanood nyo to. Siyempre naman. So ngayon, yung Pilipinas, nakalaban yung Indonesia. Yeah. Di ba? Indonesia. Nung naglaban sila, di siyempre, lagyan mo ng effects, yung mukha matinding laban. Yan. Iksusuntukan. Oo, iksusuntukan. Ang nanalo, Pilipinas. Alam naman na natin eh, di ba? Sa mga hindi nakakaalam, umabot sila sa World Championship. Ang naglaban naman ngayon, Pilipinas, tas Myanmar. Tapos, ang nanalo, Pilipinas. Pero may tumatawag. So, wait lang, ha? Wait lang. So, yun nga, ang ending. Teka lang, ang ending sa silent tomato. Game. Ang ending, nanalo, Pilipinas. So, alam ko lahat naghihintay kayo ng joke. Walang joke dito. What? Ang kwento dito, may isang Pilipino na patingin. Sabi niya, bakit nga ba ano? Bakit hindi nananalo yung Philippine team daw ng Tier 1? Bakit daw kaya naman pala eh, kaya naman panalo ng Pilipinas, bakit daw tayo hindi nananalo? So kaya nag-text ako, sabi ko, "Eh kasi boss, wala tayong ano eh. Talo tayo sa equipment. Naka-iPhone 11 lang daw tayo." 11. Oh. So ako naniwala naman ako. So ginawa ko, bumili ako ng iPhone 12. Oh! Magkano to per month? Bumili tayo ng iPhone 12. Ba't hindi ito content? Totoo po ito. Okay. Kunin nyo na yung mga iPhone 12. Gusto ko yan! Well, anyway, kidding aside, kaya lang namin ito ginagawa kasi syempre we want to support Blacklist International. Congratulations of course to Bren. Sobrang deserve nila yung panalo na yun. Pero syempre kami, gusto rin namin mag-compete and eventually become world champions. Wala pa kami doon. Pero we want to support as much as possible kasi sa mga players namin. And isa sa mga basic na equipment na kailangan ni sa cellphone. So, naiintindihan namin na kailangan nila yun to compete. And kaya binibigay namin tong cellphone na to sa kanila. And hopefully, mas maganda yung performance ng Blacklist going into this MPL at PMCO. So, yun. Yun lang naman. At nangulit lang ako. Goodbye! Magamit namin to sa dadating na laban namin, lalo na sa PMCO. Maraming salamat. Maraming salamat po kay Boss Tryke. Mas pagbubutihin pa namin. Tapos, pipilitin namin makuha ang world champion. Sa lahat na sumusuporta sa ano, kay Boss Tryke, totoo ang iPhone 12. Buksan mo. Di pa natin tutuklapin to, kailangan natin ng tempered glass. Gusto mag-thank you kay Boss Tryke dahil sana all is over. Sana iPhone 12 na this! Yeah, maraming salamat kay Boss Tryke. Ipapag-giveaway natin to sa ating page. Saan kami dyan! Okay, so Aling Selly, dahil binigay mo sa akin to, talagang alam ko pampaswerte to. So, hanap ako ng pwesto to sa bahay natin. Okay natin, maganda yun. Maganda to dito eh, oh.
Pampasaya to dito to, itingin ko eh. Okay to dito eh. May ano to, may firma to guys. Hindi to basta-basta. Legit to. Legit to. Oh. Tinanong ko to kay Aling Selly, bakit hindi sinama yung katawan? Sabi niya, mas mahal daw pag kasama. So, ito lang yung sinama niya muna ngayon. Oo. So, yun. So nakilala niyo na yung mga players natin, 'di ba? Syempre si VYS nandiyan, yan si Eson, si Ikoy, yan si Robbie, si Dexter nandito, hindi ko alam kung ano ginagawa niyo diyan. So ito si Pauline nandito rin. So by the way, medyo magulo pa yung bootcamp namin kasi eventually lilipat ulit kami somewhere in QC once tapos na yung buong bootcamp na meron kami sa Morato. So wait niyo lang 'yon. Pero ito may pupunta lang tayo sa baba, by the way. So etong baba na to, uy, mukhang nagtatrabaho ko. Parang totoo ka nagtatrabaho ka. Parang ako yung television dito eh. Nagwa na naman kami kanina. Dito yung 1v1 interview. So, by the way, sa mga nakakalimot na or ngayon lang pumasok sa vlog ko, si Rada pala, nakaya ko siya because nag-comment siya sa comment section ko last time. Noong nag-discuss din ako sa mga players. Tama. Mismo, di ba? So, from there, nilipat ko siya kasi nawalan kami ng Dota team eh. Napunta siya sa HR. Tapos biglang nabalik siya ngayon sa esports, which is ang handle naman ngayon is Mobile Legends at saka PUBG Mobile. Kasi nga, alam ko eh na dati lahat kami, galing naman kami sa PC eh. Pero kasi pagpasok kasi ng mobile game, syempre mas lumaki yung market, mas maraming opportunities na pumasok. Okay, so Rada, makapul lang ako dito. Ano ba yung ano, challenges ng kumbaga galing tayong Dota ngayon mobile? May kaibahan ba pag pinapatakbo mo yung team? Like, ano yung experience? Malaki yung differences. Kasi yung needs ng player, even though yung tao pa rin sila na i-handle mo, when it comes to equipment or yung bootcamp mismo, nandun yung differences talaga. Kasi before, yung Dota 2 team natin, nakaset na dun eh. May PC na, alam natin dati, kasi Dota players tayo dati. Pero itong ML, diba? Una yung cellphone, hindi natin alam yun dati, diba? Saka hindi tayo nakaka-explore na kung ano yung right devices for them. At the same time, kung ano ba yung comfortability nila or competitiveness nila pag nag-iba na sila ng cellphone kagad. Mm-hmm. Eh, ngayon, at least, kung na-identify na natin kung ano talaga yung mga right equipment for performance and winning, at least, tapo-provide natin yun. Mm-hmm. Tapos, at the same time, yung performance talaga yung balik. Mm-hmm. Sobrang laki ng difference talaga. Okay, so yan. So ngayon, di ba, you're conducting a lot of 1v1s pagdating sa mga players natin. Ano ba yung tinatry mong identify at i-fix pagdating dun sa mga past players? Maraming factors na dapat i-consider kapag you have one-on-one talk sa mga players. Kasi una dito is yung nila, yung confidence level and yung comfortability nila sa sarili nila. Kasi nami-meet ba natin yung demands or yung satisfaction na as a pro player? Kasi hindi mo naman masasabi lahat naman ng pro players may mga sarili-sariling standards yan eh. Are we meeting them? Parang ganun. Next is yung bootcamp itself. Are we supplying the right amount of ano ba, yung mga kailangan nila, yung mga resources na kailangan? Tapos sumunod is yung team mismo. Yung team composition nila. Tama ba sila ba talaga dapat sa team? Baka mamaya naghihilahan na sila. Imbis na paangat, pababa. Mm-hmm. Parang ganun. So sa group kasi, hindi mo ma-identify yun eh. Hindi katulad kapag 1v1 kayo, may comfort siya na sabihin sa'yo yun. Especially kapag nagbibuild ka ng relationship sa mga players. So yun yung ina-identify natin ngayon. Grind talaga sa baba. Yun. So, yan eh. I mean, at the end of the day, kahit anong sports or esports na competition is about teams. Ang pinaka main talaga na kailangan mangyari is proper communication and proper alignment. And I think tama si Rada na ma-manage natin yun properly. Like pinention ko nga before mas malaki yung mas maraming tao hawak na. Ngayon back to mas konti na lang managing esports players again. And hopefully makita natin yung makita natin mag-translate yung success. Of course, not much pressure on him. Ang sa akin lang basta at least doon tayo nakatingin. Yun yung importante and maayos natin siya unti-unti to get to where we want to be. At syempre, in terms naman of yung sa resources na available for Tier 1, syempre, we want to support that as much as possible. Pero kung ano man yung nakikita nyo ngayon, hindi pa ito yun. Kasi temporary pa lang to na bootcamp namin. Lilipat ulit kami papunta sa Norte at nandun na yung magiging final bootcamp ng Blacklist na work in progress na ngayon. Sinasabi ko lang yun kasi medyo may pakaaya-aya ang mga nasa paligid natin ngayon, di ba? Yun lang naman siguro guys. Okay, so sa lahat ng mga hindi nakakaalam kung bakit namin ginagawa yung Blacklist International, kasi syempre, when we created Tier 1 Entertainment, nandyan yung part ng Amplify, tapos diba, as they become bigger, sila yung tinatawag namin Tier 1 Talents. Kaso kasi, sa side na yun, that's more of the entertainment part of the business. Pero dito kasi sa side ng Blacklist, kumbaga,
ito yung pro player na side talaga. Ang tinitingnan namin dito is yung winning. Kumbaga kung dito popularity, dito kung sumikat man sila, plus na lang yun. Pero ang gusto talaga namin magawa is manalo. So hopefully kayanin namin yun. I know that's gonna be hard. Tapos sa mga gustong maging part ng Blacklist International, meron kami tinatawag na Project Ascend. So merong parang weekly tournament na ginagawa si Project Ascend. And ano yun, may Valorant, may ML, may Dota 2, may mga iba't ibang games. And then yung way para ma-scout kayo, tapos kung meron naman kayong existing team, pwede nyo ring, alam mo yun, i-mention yung, pwede kayong mag-apply dun sa website namin for sponsorships pagdating sa existing team. At kung kailangan nyo naman, na, at kung gusto nyo naman na mag-sponsor ng Blacklist, pwede nyo siyang kausapin. So anong email mo, Ikoy? Ikoy@tier.one. Oh, yun. So, di ba? Yan. So, by the way, meron nga palang bagong nag-sponsor sa amin. Si ROG. Asus yan, ROG. Yan, yan. Salamat, Asus. Salamat kay Mr. Eric Balmonte for the hookup. May special mention. Okay, so Mr. Eric, maraming salamat. Okay. Pro pa yun. So yun, hindi ko lang mabuksan yung laptop kasi nga bawal pa. Kasi hindi daw ako yung dapat mag-unbox si Wise daw at si Venus. So, kailangan nating abangan yun. Pero by the way guys, kung gusto niya mag-sponsor sa kanila, like marami naman pwedeng ano, sponsorship. Oh, tumatanggap kami dito ng kotse, ng mga ano, ng mga bahay. Okay lang guys, sabi niyo lang, oh, wala problema. Camellia, baka naman. Ayan na, Alveo. Alveo lang, baka naman. Baka naman. Pangalala, pang bold cap. Oh, di ba? Oh, kasi ano eh, di ba? Baka di kayo nagagandaan sa nakikita niyo ngayon. Oo. Pagandahin natin. Kung ano man yung kulang dito, pwede niyong punuan, di ba? Kunyari, yung tubigan na yan. Pwede natin dagdagan niya ng... Ganda pa rin. Dagdagan natin ng RGB yan, di ba? Pwede yan. Pwede yan. Marami mga bagong labas ngayon ng mga ano. So, anyway, kung meron man kayong idea or company or nag-work kayo sa isang company na gusto supporta sa esports or sa Mobile Legends sa Pilipinas, yun, pwede kayo supporta sa Blacklist International through Tier 1 Entertainment at kontakin nyo kami.